drafted na hero, it's either you ban it or you take it sa mismong draft nyo. And James, isa to sa mga masterful yeah. na gamit niya. Kasi itong Benedetta kasi nito, we definitely disrupt yeah. up your balance. Yeah. Specifically sa mid-game. Kasi, or rather, even on the early game, kasi ang bilis ng cut dito ng mga minion waves. But work, Oster Force, they would like to return the favor ngayon dito against next play for taking the Ling. Sila ang nag-opening ng Ling dito. Parang narinig ko si Claude eh. Oo, I'm not really sure kung Claude ba yung narinig ko, but we shall see dito sa ating second pick para side ng Work Oster Force. Meanwhile, for NXP, opening up with the Benedetta, Robluna, hindi pa natin alam kung saan pupunta itong Benedetta. Mm-hmm. Pero ang rinig ko, it's gonna be a Kufra. Akala ko ang narinig ko kanina is Alice. Oo, Alice. Kasi parang the kiss, parang gumanon eh. Pero anyway, going back dito, Lancelot, at dahil na open ang Cho, might as well kunin na lang kagad dito. Pero ito ah, hindi pa naman ito yung eksakto na tank dito ng next your play. Pwede pa rin yan gamitin ni Renny Change. Pero kung papansin mo rito, Manjin, na may isang common denominator yung first three picks dito ng NXP. Ano yun? Common denominator? Mat yun melee. Ah. Melee yung kanilang hero. We're in ang isang Alice as medyo mas na-utilize mo or rather na ma-maximize mo yung kanyang ultimate sa mga melee heroes. Sa mga sumusuntok, sa mga tumutusok. Mm-hmm. Kuya Rob Luna. So ngayon, sabi ng NXP dito, wala na kaming pakialam, Kuya Rob Luna, kahit melee heroes kami. Again, one characteristics na meron ng NXP na pag binigyan mo sila dito ng mga favorite heroes nila, hindi na sila tumitingin sa cooldown. Ito na yung mga comfort picks na nakita natin sa kanila ng mga past few weeks. At nagbigay sa kanila ng victory sa mga laban nila dito sa MPL. Meanwhile, sa Work Oster Force naman, ito yung medyo same system na nakikita natin. Now banning the Chang'o and banning the Popol and Koopa. Alright. So, they're also thinking na itong show na to, posibleng-posible pa naman gamitin dito ni Renny Jay. Pero kung papansinin mo kasi, NXP, whenever they get a Lancelot, parang kumukuha pa sila. It's either bigyan nila si Renny Jay, possibly a Harit, or bigyan nila ng isang sustain hero dito si Renny Jay. And for Exhort, ano ba ang mga open na hero para sa kanya dito? Honestly, madami-dami pa na pwedeng gamitin dito si Exhort. Well, wala nang Lunox, wala nang Eve, Kagura Farsa wala, Matilda wala. Kadita kaya ay makita natin dito, Rob? Well, hindi imposible. Both of the teams are capable of using the Kadita. Meron silang ginamit na kakaiba during their Blacklist International for next play, yung kanilang Carmilla and Veil, pero hindi naging successful yon. So I doubt na magagamit nila yon at this point. Pero so, speaking of Kadita, nandito na. Si ginamit Kadita. Kung isipin mo, no, grabe yung AOE ng Work Oster Force. And given na yung mobility dito ng next play, medyo flashy, may mga Jit Kundu, may Puncture from the Lancelot, sort of intent dito sa Benedetta. Sabihin na natin medyo mahirap silang mahuli, but once Unravel get at least one or two from the Tyrant's Revenge, mukhang mahihirapan yata, or rather yung layering of skill dito ng Work Oster Force may actually work for them. Totoo nga eh. So binabanggit mo dito yung area of effect capability ng Work Oster Force. Marami silang pwedeng mahuli. Maraming pwede mang sungkit eh. Mm-hmm. Dito sa side ng NXP, it's either yung Breath of the Ocean, yung Blood Awe, yung Tyrant's Revenge, ang daming stun. Kahit na may mga slip and slide movements ang NXP, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Pero ayun, yung hinahanap natin, Rob Luna, na mage for Exhort, nilabas na si Volta. Si Volta. The Eudora is now online for Exhort. Meanwhile, Work Oster Force will lock in this Barretts para sa kanilang last pick. What are your top thoughts, pare? Oh, wow. Anong thoughts mo, pare? My thought is Work Oster Force, sila yung mas, sabihin na natin, a little bit of easier in terms of execution, given na medyo tanky yung kanilang mga hero, and given that both two heroes were scaling, yung kanilang Link could definitely go all the way to the late game, and even yung kanilang Alice, not to mention the Barretts as well. Yeah, nandito na si Lancelot, okay. Hindi pa rin natin nakikita ang Roger, no? Wala pa rin. Wala pa rin. Wala tayong Roger. Inaabangan ko yung alamat eh. Wala pa rin. Hindi pa rin natin nakikita
Pero yeah, medyo magkaiba na naman ang playstyle, no? Kung iisipin, ang taas ang sustain actually ng Work Coaster Force kapag umabot ng late game, Rob. Pero kung papansin mo, for Next Play Esports dito, mga kaibigan, is mas ano sila eh. Parang sabi na natin objective-centric and pick-off. Kasi mas mabilis silang makakapag-ikot dito sa mapa given that possible minion wave clear na manggagaling kay James. Yawi could definitely get an easy pick-off to whomever na gusto niyang makuha dito sa early game. And yung si Exhort, ito, possible counter dito sa isang Ling pero double-edged yun dahil pwede rin siyang pasukin agad dito ng Ling sa may backlines. Yung magiging panghuli nila dito ay ang Electric Arrow. Let's see kung maganda ba magiging reset ng Work Oster Force para dito, syempre, kay Chu na talagang wonderful ang pinakita niyang Claude play doon sa game 1. But this time, medyo ibang facing as a Exhort will just go for the poke. Same opening. Para dito sa NXP, ha, sila muli ang nakakuha ng Lito. Mm-hmm. At mukhang mauuna ng bahagya dito si H2O kay Chu in terms of levels. Yes, they know na gumamit ng Retribution doon yung Ling. Pero hindi ganun ka-confident dito given that the heroes din ng NXP hindi maganda pang invade. Correct. Pero so, ngayon magkakaroon tayo ng a little bit of passive sa early stages natin dito, Manjin. Given that the first turtle pa naman yung pinaka-kailangan masecure ng both of the teams dito. Pero if I would assume correctly, sabihin na natin na walang mamatay in the next minute of this game, it's that Next Play Esports, sila yung mas may capability na kunin yung first turtle natin. Interesting dito yung paglipat ni Rene J, ha? Mm-hmm. Pagka after niya kumuha doon sa top lane ng mga minions, lipat siya dito sa baba, binate ata! Yun na nga ang Tempest of Blades na mula dito kay Chu. Rene J, wala pa siyang Blazing Duet. So may onting switcheroo dito ng pagkuha ng gold. Pero inabangan nyo ng Work Oster Force, ha? Sila pa rin nakakuha dito ng First Blood. Pero may pagbawi sina H2O. So talagang papayamanin ni Lazy Red J. But Chu, biglang may surpresa ng tusok doon sa baba. Napaka-consistent ni Chu with this kinds of gameplay na lagi siyang nandun at the right moment, at the right time. Yung doon sa may mid lane and as well dito sa may bottom lane. Dalawang turret damage ang tinanggap doon ni James at the reason kung bakit naging clean up crew na lang doon yung Ling. At right at this point, ooh, may pangalawa pa silang tatargetin. Yan si James slashing his way out. Pero hindi pa level 4 dito si Yawi, Manjin. Wala pang pang setup si Kuya mo Yawi. Arteezy in 3 more Arteezy, binabantayan din. So ngayon, ha, it's about Chu once again. Mukhang it's Chu time na naman. Mm-hmm. Ang gustong ipakita dito ng Work Oster Force, binibigay nila lahat kay Chu. Level 5 at this moment. 2 kills na rin. Kaka-level 5 pa lang ni H2O dito. So titignan pa talaga natin dito ang jungle matchup, Rob Luna. Yes. Well, for in terms of jungle matchup, nakakasabay pa rin naman dito si H2. Pero yung si Kusei with the Alice, ito yung kailangan natin talagang bantayan. As given na meron na siya kaagad na Clock of Destiny, is siya yung mas magiging problema ngayon dito ng NXP, specifically pag pinasok sila sa likod ng Alice na to. Ito na naman, no? Ito na naman ang story, ah. Mm-hmm. Same as game number 1, kung saan ang nagdidikta ng rotation ay ang side ng Work Oster Force. Thunderstrat pumasok pero sinalo lang lahat ni Kosei! It's the way! Buhay pa rin! Isang kalabit na lang, pare! Pero ayun na si H2O! Oh! The predictions are real! Nauna pa siya sa first! Rob Luna! Unang-una pa talaga sa first dahil hindi pa nga lumalabas dun yung vampira ni Kusei and yung phantom execution. Inabangan! Alam mo naman, may naisusulat, Rob Luna. Ano yun? Ano yun? Ang vampira, ang kahinaan niyan, silver! Oh! So kumbaga, tinusok na agad ni H2O. Yung pala yun. Oh my, silver pala yung pantusok na yun. Pero this instant replay is brought to you by Oppo A94. And that was it, Manjin. Mamaya makikita natin yun, Rob Luna. I think, napakaganda nung psycho na ginawa ni H2O. But this time, tama kay actually sa point mo, Rob, na si Kosei, dilema talaga nung pagkasabi mo nun, Rob. Mm-hmm. To market na kagad yung NXP doon eh. Kasi tama ka, hindi pwedeng pabayaan. Look at that. Buhay pa rin si Kosei. Activate lang ng ulti. Oo. Kamuntikan pa talaga siyang mag-survive doon sa top lane kanina eh. Diba? One hit lang eh. Exactly. It's just so happen na ang galing din mag-anticipate talaga ni H2 with the Ling. Pero given that, yun yung unang patay ni Kusei. Pero hindi pa rin naman nila nahihinto yung pag-farm nito ng orb and as well, yung pag-farm nito ng gold. Oo. Pero kung papansinin mo rito, NXP, sumasabay pa rin naman sila with the gold. Look at that. Halos wala pang 1,000 ang lamang dito ng work. Yeah. And
given Renny J needs time din para makapag-cope up or get items na kailangan niya sa late game. But kailangan muna mag-farm! Pero sabi dito ni Tremar, hindi na, as a Tremar will again pick off Yowie. Oh, and that no. is the first death para kay Yowie dito. Set up ba to para sa turtle ng Work Oster Force? Rob, I get your point eh. Itong lineup ng NXP, nag-lean toward sila sa investment. Mm-hmm. Like, invest muna tayo dito kay Renji. Kailangan na naman natin ng late game. Ganun na ganun din as game 1. Yeah. Parang ang trip talaga ng NXP, bukod sa comfort heroes, is dapat meron silang security, kumbaga, sa late game. Investment, kumbaga. Mm, ang problema lang dito for the side of NXP is pag umabot tayo sa late game, is magiging masyado nang makunat dito yung mga members, given na pwede mong considered as tatlo yung tanke dito ng Work Oster Force. Even this Alice could be considered as a tank dahil sa sustainability na meron siya. But Renny J, my glob, AOE is coming from coming out from everywhere para dito sa work. At grabe si Unravel, galit na galit din, halos lumampas siya doon. Manjin, may flicker na kasama yun, kamuntikan siyang lumagpas sa game, ganoon ka advance dito yung gigil ng Work Oster Force. Nice predict, pero nagfail para dito sa kay Unravel. Pero okay lang, bakit? Dahil lamang na lamang pa rin sila dinilaan dito. Si Yowie, inuntog. Si kaibigang Yowie dito, binasa. At nako, buhay pa rin. Pero still, Work Oster Force dictating this match. Grabe yung pag-anticipate doon ni Tremar TZ, man, Jin. Alam mo yung sinakto niya yung pagbagsak nung Jit Kondu bago niya ginamit yung Detona's Welcome. Wala nang panahon yung Chu na yun na gumamit pa ng Shunpo. And from there, muntik-muntik nilang mapick off doon yung Chu. Pero si Renny J, ang headline, man, Jin, yung laban sa may top, nakatakas pa na rin. Nag-BMI din siya, Rob Luna. Ayun na yung tusok dito ni H2O. Si Chu ang may target dito. Makakalipad kaya si Chu. One hit na lang si Chu dito, pero may mga patubig si RTZ. NXP will fail on picking off Chu. Kung papansinin mo yung laban na to, no, parang kata cooldown ng mga skill talaga nila. Talagang they really tried to find a pick off. Oo. Both of the teams. Pero kung iisipin mo, habang tumatagal, mas lalong lumalaki pa unti-unti ang lamang dito ng Work Oster Force, given na wala pang nababasag na ni isang tore dito ang next play. Kasi Rob Luna, tama kay, habang tumatagal, yung damage ng NXP sumasakit. Pero kasi sa work naman, kumukunat. So parang sa, parang pwede natin sa madaling salita, halos naninigate lang din yung nafa-farm dito ng NXP. Ang talo lang nila, isa-isa silang nauubusan dito ng tore. Itong tore sa gitna, ito yung isa sa pinakamahalagang tore sa halos sa buong laro, that this might open a lot. Parang ganyan. Speaking of opening, Jose coming in with the blood. Oh, Yowie, mapapa-skateboard out lang. So yun nga, Rob Luna, mababaliwala yung damage output mo. And speaking of damage output, pansinin mo dito yung apat na heroes ng side ng NXP. Apat dito, physical damage, Kuya Rob Luna. Yes. Isa lang yung magic. Kay Exhort lang. So ang kailangan lang ng work dito, armor for life. Armor, physical defense, kumbaga. Kailangan lang nilang mag-antikiras dito at pwede na nilang ma-out-sustain na ngayon dito ang mga damage na pwede iba to dito ng Next Play Esports. Ayun na nga. But may basag na nagawa doon. The first turret down for the side of NXP. Rob, nakita mo ba yung nakita ko? Pare? Ano yun? Ano yun? Si Tremar TZ nagsimula. Aw! Nagsimula. Kailangan na yata eh. Parang kailangan yun. Kasi hindi na siya nag-TTP eh. Hindi naman siya babansag ang TTP. Kung hindi siya nag... Nung bago nag-pause, nakita mo na eh, nag-jug-jug-jug-jug, gumagano na yung TP eh. Feeling ko kasi kailangan na yun eh. Kumbaga, yun yung core eh. Kumbaga, pag ginawa niya, ay... Parang mas lumalakas eh. Sinusubukan ni Tremar dito yung mental fortitude ng kanyang kaharap. That was the Benedetta of James. Oh my... Kung matutont niya. Si H2. Kaya lang, nako, eto na ang mga vintage Tremar TZ movements. Yung kulang ang pinipindot just to zone out NXP para dito sa turtle. Oh no, si Yowie na naman ang tatargetin. Kalate ang buhay niya, sinipa ngayon si Chu. Pero ang layo ng kanyang mga kampe. Easy pick-off mula dito sa Work Oster Force. Medyo na namali ng sipa, or rather napilitan na lang ding sumipa doon si Yowie palayo doon sa link na yon. Pero right at this point, man, Jin, ang daming na force sa next play. The force is real para dito sa side ng Work Oster Force. James, nakuagatan ng yakap! Yakap mula kay Unravel sa may kagat kay Tremar TZ. Unstoppable!
Unstoppable! Para kay Chu dito, unti-unting nagpo-fall. Ang NXP, kakaiba to. Hindi kagaya ng Game 1 na tabla. This time, karamihan ng panalo ay napupunta sa work. Sunod-sunod nga yung naging dilubyo dito ng Next Play Esports Manjin. Basag na yung gitna, ang daming na pick-up. Nagsimula yun doon sa sipa ni Yawi na pick-up siya. Tapos pinasok ng work Oster Force. Ginamit din ni Rene Jay ang kanyang Blazing Duet dahil wala na rin siyang choice. At from there, mas naging confident ngayon dito ang work Oster Force para lalong sugurin, lalong pasukin ang base dito ng Next Play. At inaabangan pa si H2! San ka pupunta? Oh no! Buhay pa naman dito si H2, pero naku, yung kanyang orange buff, makuha niya ba? Hindi na. Sabay stick. Ah, here we go! TP! Dreamer TP is in the house, Love Luna! Or it's either online dahil si Yawi na naman dito, Manjin. Delikado ang buhay. Napitas dito ang Chu at mas madami pa. Nadamay na rin si Kusei dahil wala na, Manjin. Iniipit na nila dito ngayon ang NXP. Sinabi natin dito, si Rene J, kailangan niya mag-scale up, kailangan niya magkaroon ng damage dito, pero at 10 minutes in, hindi nakakayanin. Kailangan pa nila dito ng another 5 more minutes or a miracle place. Baka maulit nila yung nagawa ni Exhort kanina na makakuha ng Lord at mabawi ulit muli ang lamang sa work Oster Force. Totoo, Rob Luna, ganito nakakonfident si Trimar. Ganitong-ganito din yung nangyari sa kanila nung una silang naglaban. Pero Uranus yon this time with the Barats. Look at this. Nadagdagan pa eh. Nadagdagan yung TP. May palakpak. 5,000 TP per minute eh. Ayan na nga. Ay! May kagat. Yatap si Yawi dito. Rene J coming in. Pero hindi na siya magsusurvive dahil ubos ang kanyang buhay. Exhort with the Thunderstrat. Libre yung Lord doon sa off-camera natin. Wow. Work. Oster Force, 36,000 to 28,000. Si Chu, trabaho lang eh, no? Walang personalan. Walang personalan. Sinolo niya yung Lord habang binabalagbag dito ng work Oster Force. Yung ibang members dito ng Next Play Esports, mukhang bawi agad ang Game 1. Hindi pa naman ito tapos. Pero at this point, Manjin, pahirap na ng pahirap ang sitwasyon dito ng NXP. Mind games are real para dito sa side ng work Oster Force. Ang tagal dating hindi nakita to, Rob eh. Oo, Trimar TP is back. Trimar TP is back. One half of the TP brothers. Grabe pare, kung may dapat merong count yung MPL ng most TPs per game eh, no? TP per second, no? Oo, most recalls per ano eh, per game eh, kasi may mga most kills lang, most KDAs lang. Siguro number one si Trimar. Number one talaga, lampas pa. Oo. Nauna pa sa first. Mukhang tatapusin na to ng work cost report. Sasan yung damage at buti na ng NXP. Sinalo nila yung buong Breath of the Ocean. Godlike dito para kay Chu. At mukhang eto na ata, Rob Luna, ang katapusan ng game number 2. Pero hindi pa, humihinga pa ang NXP. Pero basag-basag na yung mga towers nila dito. Exhort, gusto niya lang mag-spam. Pero where is the damage? Sabi dito ng work, tapusin na natin. Game number 2 will go to the force. Oh wow, Manjin, and this winning moment is brought to you by Head and Shoulders.